Patuloy naman ang pagtugis sa Malaysia na si Dr. Mahmoud na dati nang sinabi ng mga otoridad na financier umano ng mga terorista. Sa impormasyong nakuha nila hanggang ngayon ay pinaniniwala ang nagtatago pa rin siya sa isa sa mga gusali sa lungsod. Babala po, masela ng ilang litratong makikita nyo sa report na ito ni Rafi Tima. Kuha ang mga litratong ito matapos ang isang maselang final assault kaninang hating gabi ng mga piling membro ng Philippine Army Scout Ranger Regiment at Special Forces sa Marawi City. Ang mga nasa litrato sinasabing sina Omar Maute at Isnilon Hapilon. Ang sinasabing si Omar, sa bugang ulo. Si Hapilon naman ay sa katawan daw ang mga tama. Napatay raw ang dalawa sa loob ng estrukturang kinublihan ng mga ito sa tabi ng pantalan ng binidayan sa barangay Datu sa Dansalan. Ayon sa source na siya raw nagkabaril kay Hapilon, halos walang nagbago sa itsura ng dalawa. Pero masasabi raw na bumaba ang timbang ng mga ito. Isa sa ilalim pa raw sa DNA test sa mga bangkay para masiguro ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ngayon, hindi pa raw tuloy ang nauubos sa mga tauhan ng Maute ISIS sa Marawi. So ibig sabihin na ba nito malilift na yung martial law? Hindi pa. Kasi ang siguro, ang immediate effect nito will be the announcement that the hostilities in Marawi will be over, but we will have to wait for maybe a couple of days muna while the troops will map up the area, clear it with the remaining Maute and ISIS fighters, plus clear it with some of those explosives, and then we can clear it na the Marawi incident is over. Bago nito, sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong Setyembre na base sa iba't iba nilang sources, nauna nang napatay ang mga kapatid ni Omar na sina Abdullah, Otto at Madi Maute, pati ang tinawag nilang si Inspire at si Abu Anas. Sa final push na isinagawa kagabi, may mga narescue namang 17 sibilyang bihag. Kasama rito ang isang sanggol na 2 buwang gulang pa lang sa main battle area na siya ipinanganak. Maayos naman daw ang lagay ng mga nailigtas na isinailalim na sa debriefing at interogasyon. Ito raw ay para matiyak na walang nakahalong miyembro ng ISIS sa kanila. Bukod kasi sa mga bihag, may mga non-combatant sa lugar ng bakbakan. Ito yung mga kamag-anak ng mga terorista na hindi na umalis. Hanggang kanina, patuloy ang barilan sa pagitan ng militar at mga terorista. Pero confined na ang bakbakan at hindi na rin makapagpaputok ng marami ang mga terorista. Ang mga gusali nga kung saan nakatutok ang military offensive kamakailan, durug na. Kaya naman para may mapagkublihan ng mga sundalo, gumawa sila ng pader ng mga sandbag na tinagurian nilang Great Wall of Marawi. Isang grupo ng mga sundalo ang nagkakamada ng mga sandbag para makaabante ang iba pang mga sundalo at hindi tamaan ng mga kalaban. Mula sa Marawi City, Rafi Tima, GMA News.